Hello guys! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Sa video na to, ituturo ko sa inyo guys paano yung step-by-step tutorials sa Binance. Ano yung una nyong malalaman dito? Ituturo ko paano mag-sign up, paano mag-deposit ng fund dito sa Binance, at ituturo ko rin guys kung paano yung basic na pag-trade dito sa Binance. Alright, ito po yung aking account. Okay, ito yung nakikita nyo. Ito po yung actual trading na po sa Binance. Ano ba si Binance? Ito po yung isa sa mga pinakasikat na trading platform ng cryptocurrency ngayon. Ito po ay 100% legit, okay, na trading platform tungkol sa cryptocurrency. Alright, so if you want this video, make sure na tapusin mong panoorin yung video na to. Okay, at the end of the video guys, okay, meron po tayong tips pagdating sa trading. Anyway guys, if you're new to this YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. At ang video ko po or ang aking channel po ay nag-upload ng mga videos on how to make money online, tutorials, motivation, at investments. Okay? So, disclaimer lang po, hindi po ako professional traders. Hindi rin po ako professional financial advisor. Isa lang din po ako na nagtitrade online gamit po yung Binance. Okay, actually bago lang din ako sa Binance. Okay? Pero nakita ko kasi na maraming good review kay Binance kaya ginawan ko ito ng review. Okay? But, take note guys na ang ini-invest lang po natin ay yung pera na excess lang natin. Huwag po tayo mag-invest ng pera natin galing sa inutang, galing po sa salary natin, okay, at invest only what you can afford to lose. At of course, do your own research when it comes to investing at invest at your own risk. Alright? So ngayon guys, una, ito po yung ituturo ko sa inyo. Siyempre kung nakita mo na to, paano ka ba mag-create ng account? First, nagagawin natin how to create an account. Paano ka makakapag-create? Punta po kayo sa link sa description sa video na to. Alright? Click nyo po yung link dyan at ang lalabas po ay katulad nito. Alright? So, kasi nakita ko before, yung mga gumawa ng videos ay okay, hindi nagmamadali sila. So, tayo guys, itong video presentation natin, uunti-untiin natin at bubusisihin natin yung bawat detalye. Okay? So, ang unang gagawin natin kapag na-click mo na yung link ko sa description is ilagay mo yung valid at active email. Importante yan. Active at valid. Alright? So, preferably guys, Gmail. Yun yung prefer ko. So, halimbawa, ilagay mo yung Gmail mo. Okay? Halimbawa lang ha. Mark at Gmail. Okay, so hindi ito kasi meron na akong account. Okay, then password, at least maglagay po kayo ng secured na password. Kasi importante kasi ang Binance, okay, so pwedeng makuha yung account nyo. So dapat secured na password. Kapag naggumawa po kayo dito guys, halimbawa, meron siyang inire-recommend, pwede nyong gayahin yon. Or yung mismong gusto nyong password. And then, check nyo po yung referral ID ko. Ito po yung referral ID ko. Okay? So, halimbawa, di ba, na-click mo yung link, click mo lang yung register at makikita mo na kaagad yung aking referral ID. Huwag po kayong mag-alala, guys. Wala pong additional charges pag ginamit nyo po yung referral ID ko. It's a thank you. Okay? Kapag ginamit nyo po yung referral ID ko. And then, i-click nyo lang po na I am over 18 years old and I agree to Binance Terms of Use, and then click Create Account. Ganun lang kasimple. Wala na po silang ibang hahanapin. And then, kapag na-click nyo na po yung Create an Account, okay, kapag katapos nyo mag-click yung Create Account,
i-check nyo po yung Gmail nyo. Kasi meron po silang send na verification link. I-click nyo po yan para ma-verify na sa inyo nga yung account na yon. So, that's the most important para maging active yung account nyo. Alright? So, kapag okay na yung account nyo, okay, so ito na po yon. Okay? So, ito na po yung magiging account nyo. Ito po ay actual trading na ito. Okay? So, ngayon, ang next na gagawin mo is gawin nating secured. Dapat secured yung account nyo. Paano magiging secured? Ang gagawin lang natin, guys, ay punta tayo sa inyong dashboard. Okay? So, i-activate natin yung 2FA. Punta lang tayo sa dashboard. I-activate po natin yung tinatawag nilang 2FA. Or security ng iyong saan mo yan? Ayan. So, activate po natin, i-enabled po natin. Alright? Enabled po natin yung 2-Feature Authentication. Okay? Which is, ang gawin mo ay i-download mo sa Play Store yung Google Authenticator. Okay? 6 yun. And then, para sigurado pa, yung sa cellphone number. Okay? Para secured. Kasi this is about pera. Okay? I-activate mo rin po yung or i-enable mo yung SMS authentication. So, dalawa. Kung gusto mo pa, pwede rin po yung security key. Okay? Then, huwag po kayong mag-alala kapag wala po muna kayong ID, okay lang. Kasi minimum of 2 Bitcoin or around 500 or 1 million ang requirements bago ka or pwede ka pa rin mag-trade kahit wala ka pang ID. No problem. Kahit yung address, kahit hindi mo ilagay muna, pwede ka pa rin mag-trade, pwede mo pa rin may cash out yung pera mo dito. Okay? Pero yung first talaga na i-secure mo yung Google Authentication at SMS Authentication para hindi nila ma-access ang iyong account. Okay? So ngayon, kapag okay na, okay na. Now, ready na tayo sa pag-trade. Now, dahil ready na tayo, punta na tayo sa exchange. Alright? So, ang gagawin natin ay click lang natin itong advance. Okay? Or, ang gawin muna natin, mag-deposit muna tayo. Okay? Dahil wala pa tayong fund, wala pa tayong pera, ang gagawin natin ay mag-deposit tayo. So, ituturo ko step by step process din yung pag-deposit. Okay? Now, paano ba mag-deposit? So, simple lang din po. Simple lang para hindi masyadong mahirap. Hindi natin guluhin or wag natin guluhin. Gagawin lang natin, ang gagamitin po natin ay coins.ph. Alright? So, coins.ph po yung gagamitin natin. So, na-click natin yung deposit, punta na tayo sa ating coins.ph. Alright? So, ang gagamitin natin, sabi ng isang video na napanood ko, pwede daw yung peso papunta sa BTC, pero I don't know. Ang gamit ko kahapon is Bitcoin. From Bitcoin, tatransfer ko po sa Binance. Alright? So, now, mismo, magde-deposit tayo para makita nyo. Balik ka sa yung Binance, click mo yung copy address. Okay? Isang click lang. So, makikita mo, copied to clipboard. Yan yung makikita mo dapat. Balik tayo sa ating coins.ph. Okay? Kung makikita mo to, click send. Alright? Click send. Click mo yan, isang click, at lalabas to. Now, magkano ba yung gusto mong i-deposit? Kung gusto mong baguhin yan, pwedeng peso. Okay, para alam mo kung magkano yung gusto mong i-deposit. Halimbawa, 2,000 pesos. Gusto ba 2,000 pesos? Ang katumbas niyan na Bitcoin is 0.0036899. At ilalagay mo na po dito yung nakapid mo. Ang gawin mo lang, right click.
Alright? So, right click. So, ilalagay mo lang, ipe-paste mo lang po yung nakapit mo. Paste. Okay? So, then, what's it for? Dapat naglalagay po kayo dito. Bakit? Para alam mo kung saan napupunta yung pera mo sa Bitcoin mo or sa BTC mo. Okay? So, sabihin mo, Binance. So, kung halimbawa, first deposit, para alam mo yung monitoring. Kasi ito yung ilalagay mo kapag meron kang ginagawang, kung meron kang bookkeeping, kinikip or meron kang cash flow na tinatawag. Dapat meron ka nun, cash flow. Alam mo. Okay? Kasi ito yung ilalagay mo sa details niya or description ng cash flow mo. Alright? So, and then, all you have to do is click continue, then one verify, with just few minutes or 1 hour, depends, okay, mag-a-appear na po yun sa wallet nyo dito sa Binance. Importante yan, guys. So, siguro sa akin kahapon, about 5 to 10 minutes nandun na po sa aking Binance wallet. Ganun kabilis. Alright? So, nakuha nyo po ba yung papaano yung pagde-deposit? Ganun lang kasimple. Dito, ang minimum deposit, alam ko, pwede po kayong mag-deposit 500 pesos, pataas. Okay, pwede na po yun. Kasi kung maliit, sayang din. Mataas yung charges. So, dapat 500, pataas. Pwede na po yun. Alright? Para hindi sayang. Now, let's say, meron na tayong account. Balik tayo sa ating dashboard. Okay, meron na tayong laman, yung ating Bitcoin. Or pwede nyo pong i-click to. Pwede rin po ito. Itong diskarte. Marami pong options paano mag-deposit para sa fund. Alright? So, maraming kaparaanan. Pero yun po yung isa na ginawa ko, personal, na pwede nyong gayahin. Now, mag-trade na po tayo. Sa trading, guys, marami pong mga strategies, marami pong mga diskarte, marami pong kaparaanan. So, what I advise is, gawin nyo kung ano yung gusto nyo. Kasi kung ako mag-a-advise, I'm not a professional trader. Natatalo din ako, nalulugi din ako. Kaya, sundin nyo kung ano yung, or pwede po kayong manood ng mga YouTube tips regarding sa pag-trade sa Binance. Okay? Gagawin mo, pwede rin po yung basic, pwede rin po yung advanced. Okay? So, mag-trade tayo. Let's say, lagay natin sa advance. Alright? So, tatandaan natin, huwag po kayong ma-overwhelm sa sobrang daming mga karakter dito sa nakikita natin. Okay? So, iisa-isahin natin at sana matulungan ko kayo para maipaliwanag ng maayos. Okay? Yung, kung ano ito. Okay? So, ngayon, dito siguro muna tayo sa portion na to. Okay? Bago yung iba. Una, ito po yung time. Ano bang ibig sabihin ng time? Yung time dito sa chart. Okay? So, kung gusto nyo, hour, pwedeng 1 hour, 2 hours. Kung gusto, minute lang yung lalabas. Yung minute na activity, pwede po yun. Kung gusto nyo days, lagay nyo lang po 1 day, 1 week, 1 month. Okay? Ewan kung merong 1 year. Alright, so, naiintindihan nyo na po. Ito po yung time, yung trading po dito. Ito po ay tinatawag nilang chart or data or kung ano-anong tawag nila dyan, pwede lang din. Or trading view, pwede rin tawag din dyan. Okay, so now, merong lumalabas dito, yung mga to katulad nito. Okay, ang tawag dito mga indicator, technical indicator. Okay, may mga kaparaanan yan, i-X natin yan. Pag i-clinic natin to, technical indicator, may mga lumalabas, MACD, KDJ, RSI, DMI, OVV, MTM, lahat po yan ay mga indicator. Pag sinabing indicator, merong signal. Nagbibigay sila ng signal wherein papataas o pababa. Kung gusto nyo mag-aral ng mga ganyan na pagbabasa ng indicator, may mga training sa YouTube. Panoorin nyo po, hanapin nyo. Halimbawa, sa lahat ng mga to may mga indicator yan, pwede nyo pong sundan or meron kayong gustong pattern. Okay? Pero yung ginagamit ko is stock RSI, which is eto yon. Ginagamit ko rin minsan yung
RSI lang. Okay, so pwede nyong gamitin yung stock RSI or ano, pwede rin yung ball. Okay, so dito naman yon, tatlong orange na ganyan. Ito naman ay dito mo makikita yung RSI, stock RSI. Okay, so ngayon, naintindihan nyo na. Halimbawa ito, meron silang itinuturo dito kapag itong yellow, pag nag-cross sila dyan, at mas mataas yung yellow kumpara dun sa blue, ang price ng Bitcoin, ng crypto na mamaya, pirmo, halimbawa, ako gamit ko ngayon ay BTC versus USDT or US dollar tether. Okay? So, yun po ang meaning nun. Kapag ang yellow ay mas mataas kumpara dun sa blue, ang price ng pair na yan is pababa. Alright? Pababa. Kapag nag-cross sila dito at mas mataas yung blue, ang presyo ay pataas. Yun po yung stock RSI. Yun po yung parang lumalabas. Okay? So, yun po yung indicator na stock RSI. Now, meron dito yung nakikita nyo, ito po yung tinatawag nilang pares or pair. Okay? Dito, pwede po kayong marami kayong pagpipilian na pares, hindi katulad ng Coins Pro na aapat. Dito, marami. Okay? Pwede po yung BNB, BTC, altcoins, or all. Now, madalas ang gamit natin is USDT. USD versus crypto. Okay? Yan yung pinaka-base niya. Okay? Pero kung gusto nyo dito, medyo technical, pero madalas dito lang muna ako. Sa basic lang muna tayo. Basic lang. Okay? Now, may laman ngayon yung pera ko or may laman ngayon yung Bitcoin ko. Tandaan natin guys na kapag yung account natin ay nandun sa Bitcoin, nagbabago yan. Hindi yan stable. Pero kapag inilagay natin sa USDT or USD Tether, yan po ay stable. Alright? Hindi nagbabago. So, make sure na ang ilalagay mo lagi sa pera mo ay nandun sa USDT. Okay? Yesterday, meron akong ginawang trading. Dahil nung ipinasok ko yung pera ko sa Binance is Bitcoin, ikinonvert ko siya sa USDT. Which is, okay, ito yung order history ko. Okay, ang price kahapon ay around 10,500 lang yata. Inilagay ko siya, ibinenta ko siya ng 11,000. So, nabenta ko po, okay, yung aking Bitcoin ng $55. So, meron tayong kita. Alright? So, meron po tayong kita. Now, kung gusto mo naman i-benta, dito ko nilagay kahapon. O, halimbawa, ganito siya. Okay, ito na muna tayo. So, okay na siya. Ito yung order ko. Buy BTC muna tayo. Okay? So, ganito yung gagawin natin. Bibili tayo ngayon ng Bitcoin. Okay? Sa halagang $54,000.945000. Now, gusto ko, okay, kung titingnan natin, ano ba siya? So, sa tingin nyo guys, pataas po ba yung Bitcoin o pababa? Okay, nag-cross na sila dito eh. Okay, at ang nataas ay pataas si Bitcoin. So, hindi tayo pwedeng bumili ng Bitcoin na mataas. Ang kitaan po sa trading platform pala dito ay you buy low, you buy crypto low, you sell high. Ibebenta nyo po siya ng mataas. Yung iba, baliktad, bumili ng mataas, ibinenta ng mura. Talo po yon. Hindi po kayo kumita. Now, dito kayo magbabatay muna sa indicator bago po kayo mag-action, mag-take action. Pero, gagawan ko kayo ng demonstration. Let's say, ang price now is 10,918 as of today or as of now. So, yung amount ng BTC natin, magiging BTC natin ay yan. Sana. Okay? So, 0.000. Okay? So, kung bibili tayo. Pero gusto natin ay may limit. Okay? Pag sinabing limit,
Okay, so ilalagay natin yung Bitcoin na gusto nating or yung price. So, di ba 10.9, gusto natin sana bibili tayo ng mas mababa. Okay, kung sana, halimbawa nandito sana to, halimbawa nandito sana ngayon yung price. Now, nakita natin yung indicator na pababa. Pwede nating baguhin yung price na gusto natin. Let's say, ang price natin, ang alam mo, pababa sana. Halimbawa, 10,000. Halimbawa lang ha, sample lang to. At yung BTC mo, ilalagay mo lahat. 100%. Okay? Halimbawa lang ha. Then, buy Bitcoin. Okay? So, ang katapat niya is 0.005494 na Bitcoin. Yung mabibili mo. Kung sa tingin mo sana, pababa. Okay? Bibili, ito, dalawa to, di ba? Buy, sell. Your target is to buy low, sobrang baba, bibili ka, at ibebenta mo dapat siya ng sobrang taas para kumita ka. Alright? Pwede nyo na po kaagad iset yan kapag may fund po kayo. Set nyo, magkanong gusto yung price pag bumili kayo. Okay? So, kapag gumawa po kayo nyan, kapag hindi nyo naabot yon, cancel nyo lang. Walang problema. Pwede ba rin po kayong maging sobrang aspiring? Ang sikreto dito, huwag lang po kayong mainipin. Kapag mainipin ka at traders ka, at saka medyo aggressive ka at over-impulsive ka, talo ka. Dito, kailangan lang patient ka, medyo patient ka, at kailangan kalmado ka para hindi ka hot na hot. Yun po yung tip ko. Alright? So, buy low, sell high. Kung Bitcoin, kung gusto nyo, ibang crypto, let's say Ethereum, buy low, sell high. Yun lang po yung sikreto dyan. Buy low, sell high. Alright? So, ano pa ba ang gusto yung tanongin? Okay, ito lang yung basic. Kasi kung gusto na natin sana ng medyo advanced, so ibang training na po yun. Alright? So sana nagustuhan nyo yung aking video tutorials. At sana guys, na kung may questions kayo, comment kayo sa comment box. At unti-unti nating sasagutin. Okay? So ito lang yung aking maishishare sa Binance Basic application. Okay? Deposit at basic trading. Okay? So thank you for watching and see you guys on my next video. This is once again Mark from Pinoy Influencer.